Laloma is the lechon capital of the Philippines, located here in Quezon City. Ang lechon ay staple dish ng mga Filipino, madalas sa mga piyesta at special occasions. Join me and let's try kung alin ang pinaka-the best or pinaka-masarap na lechon dito sa Quezon City. Let's go! So the name lechon is said to have come from the Spanish word lechona, which means suckling pig. So here we're going to try the Rayas native lechon, Milas lechon, Monchis lechon, and Pingping's native lechon. So this is our first stop, which is the Monchis lechon. What we're gonna do is we're gonna get 1/4 and then we're gonna eat it later. Kasi we're going to compare yung mga lasa nila and I'm going to tell you kung saan ang pinakamasarap. Ramon Ferrero started roasting pigs in 1988. He is the person who led the formation of La Lomas Lechoneros Association, initiated the La Lomas Lechon Parade in Manila, and is also one of the advocates in pushing La Loma to be lechon capital of the country. Monchis Lechon is open from Monday to Sunday from 6:30 a.m. up to 8:30 p.m. Yung prices nila dito, 1,200 per kilo. Yung buo nila from 7,500 up to 20,000 pesos. Depende yun sa laki or ilang kilo. Ayan. Kung gusto nyo pong umorder sa kanila, ito yung contact number nila. You can find it here. Bumili tayo ng 1/4 dito sa Monchis, so 350 pesos. For now, we're going to go around to gather some more lechon. Ayan, let's go! That's a very big one, very big lechon. So sadly guys, itong Mang Tomas native lechon, hindi sila nagbibigay ng isang kilo. Dapat 2 kilo pataas. Hindi natin matitikman. I heard ang pinakasikat ngayon ay Ryan's native lechon. So let's keep going. And now we are here in our third stop, which is the Milas Lechon Restaurant and Catering Services. Actually, ang Milas ang isa sa pinakasikat na lechon house dito sa Manila. Isa sa pinakasikat. So, Milas was started by a couple of Serafina and Antonio Cesario in 1973. They eventually joined the bandwagon of lechon in Quezon City with only 700 pesos as an investment. So, may branch 1, which is the main branch daw doon. Ito yung branch 2 nila dito sa La Loma, which is Katayan daw siya. May Katayan dito on that side. Tapos ito yung kung saan nila niluluto. So sila yung nagsusupply ng ibang branch galing dito. We are here in Ryan's native lechon, which is our fourth stop. So maliban sa lechon, sikat din sila sa lechon chicharon dito sa La Loma. So ito yon. Sarap dito, suka. Ito yung ano nila, prices of their chicharong, bituka, and bulaklak. And if you want to contact the Ryans, you can call them here. May beer din po ba kayo? Wala po. Oh my God. They just sprinkled salt after they cook it. Sarap. Bituka. Pero ito, bulaklak. Bituka. And now we are here in our last stop, which is the Pingping's Lechon House. So it is one of the early players in the lechon industry here in Quezon City during 1980s. As you can see, this place behind me, nandyan yung mga lechon nila. Pero sa loob talaga nito, sikat sila as a restaurant. Malaking restaurant sa loob.
Pero pumunta tayo dito para i-try lang yung lechon nila. Let's go. So ayan guys, we just got our 1/4 kilo order, which is 350 pesos. So ayan, excited na ako. So ayan guys, this is what we got. So we only have 4 here. We plan to buy 5 at least para masubukan. Pero sadly, most of them, hindi sila nagbebenta ng per kilo. So buo-buo lang. So ito lang nakuha natin. Pingpings and Milas, Ryan's, and Munchies. Ayan. So ayan guys, we just came back from La Loma, Quezon City. So we got here, this one, ito, we got this from Ryan. And this one here, we got it from Milas. And this one, Munchies, ayan. Ito naman yan, syempre isa din sila sa pinakasikat na lechon dito sa Pilipinas, si Pingping's lechon, ayan. The first that we're going to try is Ryan. Actually, we met the owner. He's very kind. Ang sauce ni Ryan, siya yung pinaka-dark na sauce among here. And thick. Although, hindi na siya ganun ka-crunchy kasi malamig na siya. Pero, yung meat nila, hindi naman siya ganun ka-flavorful. You can appreciate it na talaga nalalasahan mo talaga yung meat, real meat of lechon. So, yung sauce nila, kaya siya siguro dark and thick dahil gawa sa atay. So, itong kay Milas, iba yung meat niya. Ayan. So, try natin yung balat ni Mila. Patak, medyo malamis-tamis to. Tikman natin yung meat. Kasi doon yung lamas nila. So, yung meat, matabang-tabang. Konti. So, this one here, Munchies. Ito yung unang binili natin. Gusto ko yung balat nila. I like it. Okay pa rin yung balat, ganun. Belly pala yung binigay nila sa atin. Very good. Masarap yung meat ni Munchies dahil belly. Nalalasahan ko paano nila timpla yung ricados nila dun sa lechon nila. Kasi yun ang pinakamalasa, belly. Ito rin. Tama-tama lang yung lasa niya. May pagka-spicy konti. Among them, medyo siya yung pinakamaraming paminta. Pero nagustuhan ko siya. Ito na tayo. Si Pingping. Lahat ng sauce dito. Ito yung pinaka-light. Matamis-amis siya, pero iba din yung lasa. Yung skin niya, crunchy pa rin. Mataba-taba konti. Alam mo yan tayo. Yan. Tender ng lechon nila. Kasi bata pa yung nabili natin. Bata pa yung meat. So, ayan guys. Final verdict. Yung pinakagusto ko. This one, Ryan. You know why? Actually, inamoy ko sila apat. Pinaka-importante sa akin din yung ayoko lang malansa. So, ito, inamoy ko. Amoy ko talaga, lechon na lechon. Hindi man siya ganun ka-presentable ng pagka-slice. Pero, para sa akin, siya yung malasa. Lalo na yung gravy nila. Masarap yung gravy nila. So, this one, 1 to 3. So, the least is 3 and 1 is the highest. I'll give this one the number 1. Ryan's lechon. Ayan. This Pingping lechon is the second best for me. Batang-bata pa yung meat nila. So, this is the second one. Masarap din yung sauce nila. This one, actually, the Munchies is good. Among them, ito yung nagbigay sa akin ng belly. I'll give it 2. 2. It's a tie.
Tsaka ito, Mila Hai Mila. Hindi ko lang nagustuhan yung lechon ni Mila, ganun lang. So, 3. Sorry, iba't iba tayo ng preferences. So, yan, iba't iba tayo ng lasa. Ryan is my perfect lechon in La Loma. Hindi ko lang talaga natikman yung kay Mang Tomas, but I'm sure Ryan deserves it. Kung gusto nyong bumili ng lechon, lalo na ngayong December. So, if you want, we will put their contacts, each of the lechon, each of them, we will put the contacts below. Meron din silang walk-in. As long as meron silang lechon dyan, pwede kang pumunta doon. You can just drive there or deliver. Meron silang ganun on the day of your of the occasion. So, yung mga lechon nila doon, nag-range from 7,000 to 20,000. Dapat wais ka din mamili. Kasi malay mo, baka mabudol ka. Kasi mayroon dyan, sabi 12 kilos, pero yung pala 11 kilo lang. So, see, you have to watch out as a consumer, watch out for that. That's it for today and I hope you guys enjoyed this video. And please don't forget to support my channel by clicking like, subscribe, and hit the notification bell for you to be updated for more upcoming videos. See you again on another travel show. Bye!